Kataon pong ito, makakausap natin si Dr. Cynthia Cuayo Huico, ang pediatrician po mula sa Manila Doctors Hospital, kaugnay po sa binabanggit po ng Department of Health na nanganganib na tamaan ng tigdas yung 3 milyong kabataan. Doc, magandang umaga po, Robert Mano, sa programa ni Kabayang Noli. Robert! Opo. Doc, ito pong binabanggit ng DOH, ito po nung pong nag-hearing din po sila para sa budget for 2023 sa Senado, binanggit na po ito ng DOH na merong posibilidad talaga, no? Nangangarib na tamaan ng tigtas yung malaking bilang ng ating mga kabataan. Para po sa inyo, bilang pong isang pediatrician, sa mga magulang po na nakikinig ngayon, lalo na doon sa mga hindi nagpabakuna in the past few years, ano po yung pwede nilang gawin para mailigtas yung anak nila sa possibility na ganito? Magpabakuna. Ang kailangan po natin ay magpabakuna. Kasi kaya matagal na nawala ang tigdas, o kukunti ang nagkatigdas. Opo. Kasi kumpleto tayo ng bakuna bago magpandemya. Kaya lang ngayon, magmula nung nagpandemya kami, 2.5 to 3 years tayo, iniwasan po natin ang health center kasi natatakot tayo na baka mahawa tayo ng mga may sakit na pumupunta ron. At hindi rin po nagbahay-bahay ang mga tao ng mga taga-health center para magbakuna lang para sa tigdas. There was a time na pati kami sa private sector, talagang ini-encourage namin talaga magpabakuna. Hanggang ngayon naman, hindi kami tumitigil. Opo. Kaya nung nag-umpisa ng pumunta ang mga pasyente sa hospital, inuuna naming bakunahan ang para sa tigdas. Yung mga 8 to 8 months pa lang hanggang pataas. Yung iba nga mga 6 months lang eh. Pero 8 months hanggang pataas, kung wala pang bakuna, magpabakuna po tayo. Yung po talaga ang makakaprevent lang po ng tigdas. Robert, kaya tayo natatakot sa tigdas. Opo. Okay lang siya, magkaka-fever ka, magkaka-rashes ka, pero ang matindi yung lahat ng complication. Complication like nagkakaroon ng meningitis, ng encephalitis, nagkakaroon ng pneumonia, severe pneumonia. At kuminsan yung mga encephalitis na yun, nagkakaroon ng abnormality paglaki nila. So natatakot tayo doon. O kaya yung makita mo yung anak mo magtitigdas, ang taas ng lagnat, magkukumbulsyon. Ay nakapaa ka ng tatakbo sa kalye pagka ganun. So iwasan po natin. Ngayon, Robert, sa tamang, paano natin maiiwasan, doktora, yun? Ay hindi naman po natin alam na kung marami kami nabalitaan ka ng may tigdas, huwag mo nang lapitan. Oo, madaling-madali po siyang makahawa. Ito pong halimbawa po, Dok, dahil nga medyo halimbawa na-alarma na yung ating mga mommies, yung ating daddies na, naku, 3 million, baka kasama yung anak ko dito kasi hindi ko napabakunahan ng ganito. Baka naman po ang sunod nilang isipin is, meron kaya sapat na bakuna naman para sa mga anak namin? Halimbawa sa ospital po ninyo, sa Manila Doctors, kung pupunta sila dyan sa inyo, Dok, meron naman tayong ibibigay sa meron kanila. Meron po. Sinisigurado po namin mayroon. Pero kasi nga po, ang mas kailangan po natin, kahit sa private sector, meron po kami. Ang sinisiguro po namin ay meron po sana ang DOH. At ang bakuna po namin available ngayon, hindi lang po para sa measles, yung mumps, measles, German measles. Wala po yung single dose kami sa private sector. Hindi ko alam po, hindi lang ako nakapagtabi noon kasi nga po na-expiran ka eh. Opo. So ngayon, ang hinihiling po namin, DOH, nasan po ang bakuna? Kami po, kagaya ngayon ha, Robert, kagagaling lang namin sa Mindoro, Occidental Opo. Mindoro, na nag-mission kami. Wala kaming dalang bakuna kasi wala kaming makuhang bakuna. So, nag-mission lang kami na medical, surgical. Okay? Ang naging mission namin sa Manila Doctors. Pero hindi kami nakapagbakuna. Usually kasi, nagbabakuna kami eh. So, ngayon, wala kaming hawak na anti-measles vaccine. Usually mayroon eh. Okay? So, nananawagan po ako sa DOH. Kailangan po tayong magkaroon ng anti-measles vaccine. Kami po sa private sector, pwede pong tumulong sa mga barangay-barangay para po mga residente po namin, dadalhin po namin para makapagbakuna. Yun lang po ang pwede nating gawin para po tayo ay makapag-iwas sa nakakatakot na sakit ng measles. Ayun. Dr. Cynthia Huico, pediatrician po mula sa Manila Doctors Hospital. Thank you very much, Doc, sa inyo pong oras. Maraming salamat po sa pagkakataon. Opo.